Hindi na lang basurang bumabara ngayon sa mga kanal, kaya mabilis na binaba ang ilang lugar sa Metro Manila. Natuklasan kasi ng MMDA na napupunta na rin sa mga kanal, pati buhangin at nanigas ng semento mula sa ilang construction site. Balita hati ni Dano Tingkungko. Sa kuwang ito mula sa MMDA Flood Control Unit nitong Lunes, kasagsagan ng ulan, nagbaha sa Taft Avenue, Maynila mula Padre Faura hanggang Pio Campo, bandang LRT Quirino Station. Dahil umabot sa Center Island ng Taft ang tubig, may ilang dumiskarte ng nagtayo ng tulay na may bayad, makatawid lang. Nagtataka ang MMDA. Walang baha sa mababang lugar at walang pumalyang pumping station. Naklag yung ating drainage line. Tsaka yung mga debris nga, buhangin, tsaka yung waste ng concrete. Yung magpag nag-pour sila ng concrete doon, may natitira kasi yun eh. Yun ay umagos doon sa ating drainage. Yun ang nabuo doon at black niya rin yung ating drainage line. Sa harap ng isang ginagawang condominium unit, nabarahan ng construction debris ang isang drainage ng MMDA sa isang metrong lalim na tabunan ng kalahati. At nang higupin ng mga tauhan ng MMDA ang tubig na naipon, nakita ang namuong sementong ito na nakabara sa imburnal. Kinailangan pang mano-manong kayurin ang 60 metrong haba ng drainage line. Mahihirapan tayong tanggalin yon kasi ano na nga, buo na siya. Mahihirapan tayong. So wala tayong gagawin. Ang gagawin na lang natin doon, eh, totally clog na yung drainage. Mahihirapan tayong, kailangan nating bakbakin siguro at gumawa tayo ng panibagong linya ng drainage. Nang puntahan namin ang kanto ng Taft at Nakpil, wala nang baha. Pero hindi pa rin tapos ang declogging operation ng MMDA dahil hindi pa mabilis na dumadaloy ang drainage. Lumabas kasi na 8 drainage manhole ang nabarahan ng semento. Sa isang manhole nga, isang buong tipak ang nakuha. Umabot ito mula Nakpil hanggang General Malvar. Gaano kalala yung balay? Ang degree ng siltation almost 100%. Ano na, yung sabihin nun? Punong-puno po siya. Ng ano? Ng tumigas na konkreto. Nakipag-ugnayan na raw ang MMDA sa building officials ng Manila City Government at sa mismong developer. Sinubukan naman naming hingan ng pahayag ang developer na New San Jose Builders, pero sa ngayon daw ay hindi muna sila maglalabas ng pahayag. Dano Tingkungko, GMA News.